back to my channel, mga kumare. And before we start the video, please don't forget to subscribe! So, for today's video, mga kumare, I am finally going to watch yung first episode ng In Between. Alam niyo naman, katulad ng nasabi ko last time, matagal ko ng crush Genesis. So, medyo naglo-look forward talaga ako dito sa series na to. Kasi, eto na pagkakataon na makita ko siya ng moving. Kasi hindi ko pa siya nami-meet at hindi ko pa siya nakita sa personal. Although, lagi ako nanood ng live niya. Pero, eto na. Tingnan na natin. And alam nyo, very exciting din naman talaga yung In Between, di ba? Parang nakaka-curious. Kasi, alam nyo yun, lahat naman tayo parang na-in love na sa ating mga friend. So, let's see. Excited ako. So, tingnan natin ang kanilang first episode. Eto na! Parang alungkot. May pakilikili eh. Paalam. Maaga pa. Mamaya ka nang umuwi. Oh, nga pala. Yung requirements mo para bukas. Ayos mo na ba? Huwag ka magpapalate, ha? Tapos, yung polo mo, for sure, di mo pa napapalabak lang. Bakit? Bukas, pag tinanong kang, "Why should we hire you, Mr. Taurus Noble?" Alam mo ba yung sasagot mo? Bitaw. Ayoko na. Ha? Huh? Nung ayaw mo na? Gago. Unang interview mo, ayaw mo agad? Raulo to. Tigilan natin to. Tigilan natin to. Problema ba? Sabi mo sa akin. Anong problema? Wala. Wala pala eh. Bakit ka ganyan? Ayoko na, Ted. Ayaw mo na? Ayoko na, Ted. Ayaw mo na? Anong hindi mo maintindihan sa ayaw ko na? Ayaw mo na? Pag sinabi mo nga ayaw mo na, ayaw mo na. Ganun kadali sa'yo yun. Dapat talaga hindi kaya tayo sa kanila eh. Wala namang mali, di ba? Nag-usapan natin. Wala ba tayo dito eh? Kaya nga natin ito tinuloy. Di ba? Di ba sabi mo sa akin? Hindi mali magmahalin sa kaibigan na higit pa sa isang kaibigan. Pero bakit ngayon? Parang iba nga. Iyak ako! Mahal kita. Salamat. Sinungaling ka! Sabi mo hindi magbabago isip mo! Grabe, ang bigat naman! Ay! Diyos ko, wait! Sandali! Wait! Hindi! Wait! I need a moment, wait! Hindi! Episode 1 pa lang, ang bigat na agad ng eksena. Parang... gulatan ba ito, In Between? At first 4 minutes pa lang, nakakaloka! Hindi ko alam kung kaya ko pa ito panoorin kasi parang hindi siya maganda sa mental health ko, ano? Pero grabe, sobrang bigat. As in, baka ako mag-breakdown any moment kasi grabe yung mga lines, taga sa puso. As in, parang...
parang pwede mong i-parallel sa totoo mong buhay, di ba? Ako personally, sobra akong nakarelate, lalo na sa mga lines ni Genesis, ha? Pero in fairness kay Migs, ha, magaling siya umarte. Nakita nyo kanina yung eksena na niyakap niya yung character ni Genesis? Grabe, ramdam ko yung pain niya. Ramdam ko yung pagmamahal niya. Ramdam ko yung fear niya. Nakakaloka. Episode 1 pa lang, nakakaloka na. Ano yun? Yun yung kanilang parang intro parate. Kasi ito, nakikita ko ngayon parang may nagbabasaan sa swimming pool. Ito, i-play ko ha. Oh, nagbabasaan sila sa swimming pool. Oh, di ba? Hindi pa yun yung totoong episode. Oh, naglalandian sila. Oh, dapat ganyan lang, landian portion muna bago yung iyakan. Ang bigat kanina eh, nakakaloka. Oh, di ba? Parang alam ko nga kung saan yung location nila eh. Uy, ang cute. Parang cute yung isa. Ay, paparating na sa Santolan Station. Boom, harot. Yan, dapat ganyan lang, no? Yung bagaan lang. Ang bigat-bigat nung kanina, nakakaloka. Ganyan lang dapat. Para ang gwapo nung isa talaga. Taray, may mga papilo fight. Stop toys. Pass forward ko ng very light, no? Parang pogi yung naka-white, ha? Kuya na naka-white, if you're watching. Hi, I'm Gio and I'm single. Hala, ayong cute na talaga. Guwapo rin talaga si Migs, no? At syempre, ang baby boy ko na si Genesis. Talaga namang ang muka. Sobrang guwapo. Heart. Anyway, parang puro montage naman yung ipapalabas nila. But grabe, no? Ito lang muna ang masasabi ko. Grabe tong show na to. First 4 minutes, pinaiyak ako ng very light, no? Ano pa kayang pwede nating abangan dito? Baka mamaya mag-breakdown na ako sa episode 2, episode 3 nila. Kasi ang bigat. Sobrang bigat. Parang kaya ko pa. Kaya ko pa. Pero yun na lang muna siguro. Ang papanoorin ko na lang muna siguro to mag-isa, no? Hanggang doon lang muna ako magre-react with you. Mga ka-BL, mga kumare. Kasi baka mamaya, paiyakin na naman ako nitong show na to. At hindi ako masyadong maganda kapag umiiyak. And ayaw nyo makita yun. But anyway, alam nyo, super promising itong show na to, no? At grabe, nakikita ko yung mga artista nila, yung lead nila, si Genesis at si Migs. Ang popogi, as in talagang eye candy siya. So, very visually appealing sila, maganda sila panoorin on screen, and also, yung naka-white kanina, yung isang lalaki, yung parang supporting actor, kung sino ka man, slide into my DMs, cute siya. Tapos yung two girls, cute naman sila, although hindi ko pa sila kilala masyado, mga fresh faces sila, ayun, very cute sila together, at parang may chemistry naman together, si Genesis at si Migs, no, in fairness, may chemistry, and ang masasabi ko kay Migs, ha, in fairness sa kanya, yung mata niya talaga nangungusap, as in, ramdam na ramdam mo yung sakit, habang hinahug niya, parang, oh, halika, ako na lang ahug sa'yo, dali, oh, tapos in fairness kay Genesis naman, hindi naman bad acting, no, although, para yung levels lang niya, from level 1, biglang nagle-level 6 agad. Parang ganun. Parang yung transition ng acting niya. Parang medyo sumasablay lang ng very light. Pero not bad, ah, in fairness. Ah. For a valuable player, not bad yon. Kasi hindi naman talaga siya artista, diba? Valuable player siya. Pero in fairness, ah, may potential talaga. At in fairness dun siya show. Ramdam ko, parang, ano mo, parang papanoorin ko to. I will watch this show kasi grabe, yung una pa lang nila kanina, parang sakit sa puso at relate ako sa mga linyahan. Parang bumalik na naman ako sa moment na ganyan-ganyan din na nangyari sa akin. Bigla na lang siyang bumitaw. Bigla na lang niya ako iniwan.
But anyway, thank you for being with me. Hey, doon na lang muna yung ating chikahan kasi baka mamaya sobra na akong paiyakin ng show na to at ayaw natin yung iyak-iyak tayo sa YouTube kasi hindi naman ako dramatic actress. But anyway, ayun mga kumare, mga ka-BL, if meron pa kayong mga gusto nyong mag-react ako or kung anong gusto nyong topic, anything, comment down below. And my God, ito ay sobrang saya para sa community natin. And alam niyo na finally nakikwento na ang mga kwento na ito at sana eh mag-evolve pa, mag-expand pa ng mga kwento para naman eh na-explain natin at na-educate natin ang mga tao about us para hindi na tayo masyadong i-judge, 'di ba? Para nalalaman nila kung ano talaga ang kwento natin. So, happy ako na may mga ganito ng mga shows dito sa Pilipinas kasi alam naman natin na medyo tabu ang topic na ito, 'di ba? Yung boy to boy love, yung sa mga LGBTQ+ community na kwento, parang hindi ito masyadong natatouch, hindi ito masyadong napag-uusapan. And finally, eto na, diba, thanks to Taiwan, diba? Ay, Taiwan. Thanks to Thailand. Nagkaroon ng hype yung BL sa Philippines. At ayun, nagkaroon tayo ng mga sariling BL shows natin. And finally, eto na, nare-represent na, naikikwento na natin sa buong Pilipinas ang kwento natin. Pero sana rin, no, magkaroon din ng kwento yung about sa mga hindi masyadong pretty boy. Kasi itong mga pogi, eh. Paano naman kami? Walang nagre-represent sa amin. Diba? So, ayun. Pero okay lang yun. Siguro nagdadahan-dahan lang muna tayo. But this is a good step. I'm very happy. So, ayun. Yun lang muna. Ang dami ko ng chika. Kung ikaw ay nasaktan din, kumirit din ang puso mo ng very light like me, give it a big thumbs up. Subscribe to my channel, comment down below sa mga gusto nyo pa ako mag-react, kung anong gusto nyo content na gawin ko para sa inyo, I will do it for you kasi I have so much time. Anyway, so thank you so much for being with me today mga kumare and mga ka-BL. This has been GYM Prese and I will see you again next time. Bye! Ang syaket!